Ilusob naman ang mga gustong magpapawi ng init ang tinaguriang Baseco Beach sa Maynila kahapon. Pero payo sa kanila ni Environment Secretary Roy Simato, magpatingin sa doktor. Maaksyon si Greg Gregorio. Kanya-kanyang latag ng karton at banig ang bawat pamilya at magbabarkada sa binansagang Baseco Beach sa Maynila. Dito raw nila napiling ipagdiwang ang Pasko ng pagkabuhay dahil malapit na, libre pa. Kaysa pumunta kami sa Cavite, yan layo-layo, dito na lang kami, wala pang entrance. Ang dami kong apo, kaya dito kami naligo. Unang-una, tradisyon. Pangalawa, walang entrance, walang gastos. Malinis. Tipid, malinis, masaya! Mapabata, matanda, enjoy sa pagsiswimming. Hindi nila alintana kahit kasamang lumalangoy ang mga basura. Sa dami naman ng tao, ilang bata ang nahiwalay sa magulang at may muntik ng malunod. Kaya todo bantay ang mga pulis at volunteers. Ang ginawa po, yung aming mga 140 volunteers, yung aming mga SK, yung mga tanod, may mga megapon po yon, nag-iikot lang po. Nasa 3 kilometers lang naman po ang makikita na po sila ngayon. Sa talaan ng barangay 649, Baseco Port Area, Manila, pumalo sa 3,000 ang nagpunta sa beach mula Sabado de Gloria. Nadoble raw ito kumpara nung nakarang taon matapos mapabalitang bumaba ang coliform level sa Manila Bay. Malinis naman po. Di naman po kagaya nung dating naligo po kami rito na may mga dumi-dumi. Pero una nang sinabi ng DNR at DOH na hindi paligtas lumangoy sa dagat dahil bagamat bumaba na, ay mataas pa rin ang coliform level sa dagat. Hindi naman daw nagkulang sa paalala ang mga taga-barangay. Pinagsasabihan namin yan na mataas pa po ang coliform, may rest po dyan. Ilan sa pwedeng makuha sa paglangoy sa maruming tubig ang iba't ibang sakit sa balat, sore eyes, gastroenteritis, hepatitis A at typhoid fever. Kaya payon Environment Secretary Roy Simato sa mga naligo sa Baseco Beach, magpatingin sa doktor. Ayaw raw sana niyang sirain ang saya ng mga kabayan, pero hindi raw biro ang mikrobyong taglay ng dagat. Umaksyon, Greg Gregorio, News 5.